So guys, finally Mr. Hanson is in Dubai. Welcome to Dubai po. Ligaw mo kayo dito. Guys, sa wakas nandito na rin sa Dubai si Mr. Hanson. So Mr. Hanson, kamusta naman po ang biyahe nyo? Ayos lang, walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap, sobrang smooth lang po nangyari po, no? Kasi guys, syempre, katulad ng iba, kinakabahan talaga tayo papunta dito. So si Mr. Hanson, good thing po na may ticket kayo papunta ng Dubai and then may stopover lang. Or, pero ilang day siya stopover niya, no? Ano yung parang, oo, marami na. Hindi ko yung ticket ng approval nila. Ah, so it means nagpaalam po talaga kayo na dadaan kayo ng Dubai. Pero uwi ng Pilipinas. Pero ang totoo, dito lang. Dito na kayo. So it means may re-entry po ba kayo doon or meron kayong exit na talaga? Exit na talaga. Exit na talaga. Wow. Congratulations po. Nakakatawa. Kasi pag ganyan, mas makakatipid tayo ng 500. Ibabalik ko yung 500 kay Mr. Hanson kasi nga, sa binayad niya, dapat ibubuk ko siya ng ticket pero dahil hindi ko siya binook, sabi ko gamitin niya yung nandong binook sa kanya ng company. Which is noona ayaw niya kasi nga parang, hindi sir, kailangan ko ng dami ticket. Sabi ko tiwala lang po sa akin and everything will be okay. So talagang tiwala lang guys sa agent niyo talaga. So kamusta naman po dun sa ano, sa Saudi? Ano pong trabaho niya dun? Sa ano kami, sa gamot, pharmacy. Ah, pharmacy. Ilang years naman po kayo din sa Saudi? 6 years kami. Oh, yan. Tagal kasi din hindi po. Namin nag-increase. Ah, okay. Ay, umalis ako. Sa Saudi kasi guys, hina-hire talaga kadalasan sa Pilipinas. So, na-manipulate nila yung sweldo kung magkano lang. Almost lahat. So, dahil libre ang bahay, dahil libre, maraming ano, makakatipid ka. Pero hindi nga lumalaki yung sweldo. Dito sa Dubai, masaya, pero walang pera. Joke. Mahirap, medyo mahirap dito kasi syempre dito lahat, minsan malaki nga sweldo mo or minsan depende sa tao, pero lahat ng ano, lahat ng kasalanan ay nasa Dubai. Nandito ang babae, nandito ang lahat, ang mga gadgets dito. So kayang-kaya mong bilhin. So lahat ng luho is nandito, kuya. So kadalasan sana hindi ka naman magsisi na nag-Dubai ka kasi sa Dubai, masaya pero minsan ubos dahil sa luho. Pero sa Saudi, boring pero nakaka-inipan. Totoo yan? Depende. Depende din. Pero depende nga rin yun sa tao talaga kung paano ka mag-handle. May asawa po ba kayo sa Pilipinas? Nandito yung asawa ko. Ay, nandito din po pala. Sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi, so medyo malayo pala. So nasa Dubai tayo. Pumunta po kayo, diretso po Abu Dhabi ngayon. Hindi, dito muna ako. Susunod din kayo dito pa pala. Ah, Dubai po muna kayo. So, sige guys, wala pong susundo sa inyo. Wala, dito lang ako sa Satwa. Ah, sa Satwa po. Ah, sige guys, sa Radio Hospital. Hatid natin si Kuya din sa Satwa. Para naman, may number po kayo na yung... Sige, kontakin muna natin. So, diga, let's go. Ay, sorry guys. Welcome back again. So, ano po pala yung mga gusto nyo sabihin sa mga taong gusto mag-Dubai? Tiwala lang kay Kuya Will. Ada. Yes. But legit. Legit. So guys, sobrang aga namin dito. Now, it's 9:30 in the morning. So, si Kuya pa yung gumising sa akin. Nagulat ako. Hindi ako na-inform ni Kuya na flight na niya and everything. So sabi ko, Kuya, natutulog pa. Pero 5 minutes na dyan ako, di ba? Walang ligo-ligo. So sige guys. So thank you Kuya Hanson and welcome po ulit. So bye-bye. Guys, nagko-coffee kami ni Kuya dito sa Starbucks kasi sobrang aga pa. So kailangan ni Kuya na energy and for sure maaga kayo sa airport. Medyo nantok po ba? Wala kang tulog, 2 days naman. Bakit pa walang tulog? Nag-iisip sana kung paano yung... mga gagawin, tanong sa immigration, and then pagdating ni Kuya dito, sabi niya sa akin, wala po lang tanong dito sa... Wala, gulat nga ako, tinatakan lang yung palang passport. Kasi nga Kuya, tayo is medyo kabado tayo sa mga nangyayari dun sa atin sa immigration sa Pilipinas. Kasi doon sobrang daming tanong, may trabaho ka na, may OEC ka na, tatanungin ka pa rin, lalo na pag first time mo. Nagulat si Kuya dito na wala lang. Stamp. Hindi nga tinignan diretso. Yung visa ko. Hindi, kasi tinitingnan yun doon sa Saudi. Sa Saudi. Hindi ka mapaalisin sa Saudi kung hindi yun kompleto. So dito, kumbaga, diretso na. Tiwala sila na sa Saudi, okay.
And then dito pag nilagay na rin yung passport mo, in-scan nila, makikita na yun sa system pag yung code nila. Ganun ka high-tech ang Dubai. Pati sa Saudi ano lang, basta kompleto lang. Yes, sobrang dali lang po, ano, sabi ko sa inyo. So, yun na nga po. Basta may ano yung pauwi ng Pilipinas. Yes, hinahanap din talaga. Hinahanap po ba exit? Hinahanap na talaga. Ay, yung exit ko. Hindi naman hinahanap. Pero may exit talaga po kayo, no? So yun na nga guys, and si Kuya daw ay talagang hinihintay lang ng mga kasamahan niya na makapunta dito. Kung tinitinan ko legit tayo, kasi nga sila din gusto magsisunod dito sa UAE. Kaya talaga. Kasi mag-exit na lahat ng Pilipino kasama ko dun sa ano. Sa Saudi. Okay. So ngayon guys, punta na kami dun sa kanyang tutuluyan para makapagpahinga naman si Kuya. So sige Kuya, thank you po na marami. Let's go guys, nandito na kami sa taxi ni Kuya Henzon, and syempre nagkakwentuhan kami na about life. Yung iba private kasi nga si Kuya may asawa, may babae. Then joke! Basta nag-usapan kami sa amin lang, and then nakakatawa yung malaman yung story ng buhay ni Kuya. Nagulat yung sinabi ko dito pero ikakat ko yun, hindi na alam ko ano. So sige guys, punta tayo dun sa bahay niya. Thank legit, you! Legit kay Kuya Will. Sige mo naman rin. 100%. Thank you po. Bye! Guys, eto na po yung kaano-ano niyo po yan, Kuya? Barkada mo. Barkada niyo lang po. So guys, eto na siya po yung naganap ng bahay para kay Kuya. Thank you so much, bro. Nandito na po kami sa bahay ni Kuya. So, kakaiba tong bahay niya kasi ano, villa sila. So parang nandun ka lang sa Pilipinas. Ang bahay ni Kuya is medyo kakaiba kasi villa. So ilang tao po kayo, bro, po? So madami po. So ang villa is hati-hati yung mga tao kung ilan sila. Sige po, thank you po. Sige po, ito na po. Thank you po. Sige guys, ito yung pinaka-room ni Kuya. So ito po yung magiging pinaka-room. Ay, kusina. Kala ko ito yung magiging pinaka-room ni Kuya. Opo, so guys, magpapaalam na po ako kay Kuya Henson. So thank you po nung marami-marami. And sana maging okay po kayo dito. Eh, ate, pakita ko po kayo. Ate, hi! Nahiya si ate kasi napaka-aga nga, mukhang kakagising lang nila. Kuya, alis na po ako. Thank you po. Bye-bye po. God bless po. Oh, thank you po ulit. Bye-bye po. Take care po. Guys, finally, so happy si Kuya na nakarating na dito sa United Arab Emirates. At marami pa raw na ka-work niya or kakilala niya na gusto talagang pumunta dito sa Dubai. Guys, abangan natin sila sa pagpunta dito sa United Arab Emirates.